Una ngang in-announce itong live adaptation ng One Piece ay noon pang July 21, 2017. Bali in-announce nga ito ng editor-in-chief ng weekly Shonen Jump na si Hiroyuki Nakano para gunitain ang 20th anniversary ng One Piece manga. In January naman last year ay in-announce na meron daw na 10 episodes ang paparating na live adaptation series ng One Piece. In September naman this year ay nilabas na nga yung official logo na gagamitin ng One Piece sa magiging live adaptation nito. Pati na rin yung script para sa episode 1 ay pinasilip na rin sa atin ng Netflix. Bali hindi na nga bago para sa atin itong pag-a-adapt ng Netflix sa mga anime. Since later nga this month ay ipapalabas na sa Netflix yung season 1 ng anime adaptation nila ng Cowboy Bebop. At sa paparating nga daw na year 2023 ay itatry daw ng Netflix na i-adapt yung isa sa pinakasikat na anime ng Japan na Yu Yu Hakusho o sa mas kilala natin as Ghost Fighter. Hello everyone, my name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKen Yu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name is Tuskyla. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I am very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Achiro Oda for drawing these tees for us. But yeah, that's me, the guy in the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! 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 Woo! I can't wait to become the Pirate King! Ni-reveal na nga ang mga gaganap na karakter sa nalalapit na live adaptation ng One Piece sa Netflix. Ito nga sila Taz Skylar as Sanji, Jacob Romero as Usopp, Emily Rudd as Nami, Maken Yu as Zoro, at Iñaki Godoy as Monkey D. Luffy. Early this year naman ay ni-reveal na nga rin yung title ng 10 episodes na i-ere sa paparating na live adaptation ng One Piece. Ang episode 1 nga ay pinamagatang Romance Dawn. Bali very iconic nga nitong title na to since ito nga rin yung title ng chapter 1 ng manga sa One Piece. At itong Romance Dawn nga rin ang ipinangalan ni Oda sa mismong manga na ginawa niya bilang prototype ng One Piece. Anyway, bukod nga sa episode 2 na currently hindi pa nire-reveal yung title, itong episode 3 nga to episode 10 nire-reveal na yung mga title. At syempre kung avid fan ka ng One Piece, title pa lang magigets mo na kagad kung sino-sinong karakter ang makikita mo sa bawat episodes. So ano nga bang i-expect natin sa paparating na live adaptation nitong One Piece sa Netflix? Alam ko syempre hindi mapapantayan ng live adaptation yung aktual na kwento na nangyari sa kwento ng One Piece. Since sa ngayon nga may 1,030 plus chapters na ang One Piece at almost 1,000 episodes. Kaya ang pwede ko lang na maipayo sa inyo once na lumabas na itong live adaptation ng One Piece, enjoyin na lang natin yung panunood syempre. Huwag tayong mag-expect na kaparehas yung mangyayari sa anime at sa live adaptation. Sinasabi naman na sa quarter 1 daw ng 2022 magsisimula ang filming netong live adaptation. Kaya possible na matagal-tagal pa bago natin ito mapanood sa Netflix. So yun lang, peace!